sa buong kabuluhan, we got 16 more to go before the hour of 10 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakaandaan ba yung aming sales director, si Mamang Mama Lead Sen, ha? Maligayang pakikinig. Hello po sa lahat ng mga kakain-kain lang. Ano kinain mo? Uy! Ay, grabe ha, chairman ha. Ang pogi ko sa live ha. Nagkaitsura ako. Kasi, nagbago ba kayo ng setting? Parang ito na yung totoong kulay ko, chairman. Di ba? Kasi nung last week, maputi ako eh, sa live eh. Hindi ako puti! Maitim ako! Tawagin nyo na ako, dali. 7001-7949 or yun lang pala for Globe's users and landline. Ayan. Colors. Ah, nagpalit ng ilaw. Ah, talaga. Ibang klase ka talaga, chairmanship? Chairman Shepherd. Ah, nagpalit, naglipat pala ng ilaw dito. Iba talaga yung mga technicians namin, malulupit. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin sa Mandakaw ng Kapuluan. Good evening sa inyo lahat. And yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Ay, nood na! Nood lang? Nood-nood lang? Walang share-share? Ano ba yan? Magandang gabi, sabi dito. Naimbag nga Rabiim. Sabi ni Arlene, Salon, Kabadi Queen. Naimbag nga Rabiim. Naimbag nga Rabi, kada kayo amin nga Ilocano nga umay, tumabunot at tanga Rabii. Sa pala kumata, adupay ti umay, tata. Agyaman na klaunay-unay, ta stayok at nagtab-tabunong agkakadwa. Daytoy nga aldaw ko at nagatidog kanya ko ngam. Agrag-rag sakak ta agdidin na tayo manan. Ay, yung mga Ilocano, pakitranslate po yan, ha? Dali, oh, pakitranslate. Malalim na Ilocano yan, ha? Oh. Si Jels, sabi niya, naimbag nga rabiim. Naimbag nga rabiim kada kayo mo't amin. Amin, amin, won, manong, 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 nagyada, bangir. Kaya lang, nagpakot. Thank you, chairman. Yan. Oo, kasi mga panggan, nakalimutan ko ng tubig, dami ko. Bawal uminom dito, pero alam nyo ba, bawal uminom habang naka-ere, si chairman nag-abot, kaya siya yung salari. Sarap! Wow! City niya, yan. City Asia or Asia niya. Happy birthday to you. Talaga, birthday mo. Ayan, oh. Hoy, tawag na, dali na. 7001-7949. Oh. Kaninang tanghali pa lang, andito na pala ako, di ba, sa programa ni Gandang Kara. Ang tagal ko sa opisina, no? Parang tagal ko na. Si Mayeth Bidonya Kambaliza, watching from Dubai. Sabi, oy, hello po. Sabi dito, oy, nawala yung caller, chairman. Naputol. O, sige, tawag, dali. Bukas linya. Sabi ni Patrick, tanong ko lang po, bakit punong-puno ng energy si Rico Baby sa umaga? Di na papagod, lupet. Ewan ko doon, oh. Parang nung bata, ang pinadede sa kanya, Red Bull. Punong-puno ng lakas. Wala po kahapon yung pipi niya, sabi ni Luth. Oo, oh, naman, nagpaalam naman sa akin, mga pangga. May mga emergency lang siyang kailangang i-attend to.
Okay, tawag na mga pangga, ha? Pero pag natin mo, like, tanong ko lamang, tulad ko rin ba kayo na marami na patunayan itong ECQ? Yun talaga yun, eh. Wala mga kapigil sa tunay na pagmamahalan. That I agree. Sino sa inyo nag-a-agree? Oo. Pusuan nyo naman yung ating live na nag-a-agree kayo dyan. Basta true love, wala mga kapigil dyan. Para itong malakas na agos ng tubig na tuloy-tuloy. Sa mga nakaraang mga buwan, nakita nating umagos at bumuhos ang pagmamahal at pagkalinga ng maraming tao sa kanilang kapwa. Hindi lang dito, pat na rin sa buong mundo. Tuloy-tuloy ang misyon na magtulungan. Siyempre, tuloy ang pag-aalaga sa kalusugan at kasama natin dyan ang Rhea Generics. Patuloy ang misyon na maghatid ng world-class na kalidad ng mga gamot sa abot kayang halaga. Kaya ng Rhea Generics yan dahil iba ang Rhea Generics. May tatak at gawa ng mga kilalang eksperto sa gamot sa buong mundo. Gaya ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi. At ang misyon patuloy na pinalawak kasama na ngayon ang AstraZeneca, OEP Philippines at Lundbeck. Mga pangga, alagaan ang kalusugan at tayo na mag-social distancing sa Mercury Drug at hanapin ang Rhea Generics na gawa ng mga eksperto. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Oh, yung dami nag-agree, ha? Oo. Maligayang body po, ha? Lutang lang po, Papa, kahapon po siya nasa Hot Stories. Kahapon ba? Kanina. Ay, oo nga pala kahapon. Oo nga, kasi parang dalawang araw na ako maaga sa office. Kahapon, sorry na. Oo. Kahapon pala, kanina pala galing ako. Uy, maraming salamat, ha. Thank you very much, ha. Galing ako ng KTM, BGC, kay Miss Fatima, Kenneth, and Ma'am Antayaw. Ha? Ma'am, thank you very much. Oo. Na-isemp lang ko yung 790 Adventure R, Chairman. Habang nakasakay si Kara. Inamin ko na lang, Chairman, para mailabas ko yung video. Ha, oh. Ah, alam niyo pinaka... Ito, daldal ko kasi. Oh. Huwag kayong mag-alala mga pangga. Dahil, ano, tawag nito, wala naman nangyaring masama. Maliban sa... handle, ano, guard ng motor. Yun lang naman, oh. Alam mo bakit, Chairman? Naka-parking, Chairman, no? Natumba, naka-parking! Ha? Naka-parking, Chairman. Oo. Ang pinakamalupit na part, Chairman, nung natumba yung motor, di ba kasi kami ng gandang kara, ang pinakamalupit na part, alam mo kung ano? Si Kara, kala mo na yung dyan nakaalis? Oo, ako yung parang sumubusob, tapos sabi niya, okay ka lang? Sabi ko, wow. Saan nagpunta? Oh. Ilabas natin yung video na yan. Oh. Lutang din, sabi dito. Oh. Eh, nahawa na. Kanino ba? Uy! Yan na, shoutout to Red Bull. Oh, ito. Sabi rito, pwede bang sumali sa Herbs kahit naka-NMAX lang? Pwede. Bibili ka lang ng damit nun, eh. May paninda akong damit, Chairman. Oo. Oh. Bakit? Ah, nakalagay herbs. Di baling konti, basta tunay. Herbs. Ayop. Oo. Oh. Uy, tawag na kayo, ha? Shout out to Red Bull. Iniinom ko ba naka-live tayo? Bakaya naman. Yung mga kliyente natin, Chairman, pwede nang pa-endorse sa akin ng mga produkto. Pwede kong gamitin na ba naka-live, no? Parang ngayon, no? Si inom ng Red Bull, oh. Yan, yeah, parang malakas. Uy nga pala, shoutout to Hot Pot Horay, ha? Kanina ay, Chairman, ay nag-hot pot. Nakatingin mo ba, Chairman? Umabot ka? Nakaabot. Ang daming mais. Mais na lang natira.
Oo, chairman, ha? So, salamat sa kay Mama Crystal ng hot pot, hooray. Oo. Kasi kanina bigla kami umorder ng hot pot para sa lahat. Yung magandang ano yun, ha, chairman, ha? Magandang tagline yun, ha? Hot pot, hooray, hot pot, para sa lahat. Pwede. Oo. Ay, nako. Tawag na dali na, 7001-7949. Oo. Hello nga pala nga kay Attorney Brian Pilazar. Nakaanta ba yun? Hi, Attorney. Kamusta ka? Maligayang bati, oh. Hoy, tawag na, dali na. 7001-7949. Hoy nga pala, yung TikTok account namin, ha, sa Energy FM. Active ba yung TikTok natin, the boy? Active yon? Active daw, talaga. Oh. Yan ba tumatawag sa atin? The line is widely open. So open. May caller tayo. Taga saan yan? Papa Jackson! So nakakabili ng t-shirt ng Earps. Ginagawa pa lang, sorry. Superwoman daw si Kara tsaka ninja dahil nakaalis sa motor. Oh, ang ganda mga panggagod. Yung pakita ko mamaya. Huwag na. Antayin niyo yung vlog ko. Oo. Oh. Antayin niyo mga panggagod. Dahil aking i-upload. Ride safe, sabi dito. Uy, thank you. Muntik nang mapin ang Energy FM. Hello nga pala ha, sa lahat ng mga nakaantabay sa atin na nagmamaneho ngayon. Ingat-ingat po sa inyong pagda-drive. At sa lahat ng mga nilalang mga pangga na ngayong gabing ito ay naka-duty. Ayan ha, yung mga naka-work at home. Oo. Hello po sa inyo lahat, yung mga naka-work at home. Bagong endorser ka ba ng Red Bull? Hindi pa. Malay nyo, di ba? Kaka-expose ng product dito. Eh, maging endorser tayo ng mga brands na yan. Hindi masama. Oo. Pops, may upload ka ba ngayon? Sabi ni Camilan. Wala today. Oh. Baka bukas, may upload ako. Sabi ni Junel, ride safe master. Ba't yung mga tinatawag na master? Biniro ko lang yung one time. Pabati po listening on radio. Sabi ni Mpa Albano. Pero nakapag-comment ka sa live, nasa radio ka nakikinig. Wow! Amazing! Oh. Sabi ni Anami, kailan ma-upload? Antay-antay ka lang. Ang dami kong i-upload na kung ano-ano. Oh. Tapusin ko lang yung mga upload ko mga pangga. Yung Mother's Day pa, wala pa. Hindi ko pa na-upload. May caller tayo si Johanna. Nasa kabilang line. Oo. Hindi niya sa ulado. Ah, okay lang. Nakikita mo naman sa caller ID natin, di ba? Ah, talaga? Paano marirerta yung call yan? Aww. Ito, sir. Smart. Hello? Smart.
Oy, on air ka na, te. Sinatanong niyo po kasi kanina. Ah, sino to? Si? Johanna po. Johanna. Yes po. Ano nga pwede mo, Berg? Johannesburg. Pwede din po. Ayan. Johanna, lang taong ka na? 24 po. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho po. Bakit di mo alam number mo? Dahil wala ko po agad yung ano, yung naka-intact na SIM po. So bumili ka ng ano, SIM card parang yung gabi lang? Opo. Ano to, Globe Smart? Smart po. Ah, smart. Ilan, magkano load mo? Nasa 300 po yun. Yabang! Eh kasi po, hindi po alam kung hindi po alam kung hanggang tatagal po yung kailan po yun. Yung load na ganun. Hello? Opo. But anong ginagawa sa buhay ni ano ni Johanna? Nag-work po. Ano work mo? Sa office po. Anong? HR. Ah, HR ka? Ay, hindi naman po. HR po. Ah, talaga? Masungkit kang HR? Hindi po. Hindi kayo gumagawa lang mga correspondence, ganon. Mga letters, memo. Assistant pa lang. Pero sa'yo pinapagawa yung mga memo, ganon. Opo, madalas po. Ano madalas na memo sa mga pilyado nyo? Hindi naman po sa employee po. Usually, ano lang po, mga memo na nagre-release for information po. Ah, ano bang kumpanya mo? Sa resort po. Ah, sa resort? Opo. So, yung mga campaign-campaign kayo? Opo. Yung mga din. Summer promo! Promotional poster. Mga ganon. Apo. Pay now, langoy later. Ganon. Anong promo yun? Pay now, langoy later. Bago yun ah. Anong latest yung promo? Ah, ngayon po hindi po gano'n nagpo-promo kasi dahil po dun sa quarantine status. Saan ka ba? Ano? Bandang Laguna? Hindi po, Rizal po, San Mateo. Ah. Pag ba nag-swimming kami dyan ng Energy FM, may discount kami? Opo. Puro kayo, opo, baka hindi naman totoo. Opo, totoo po, meron po. O, ex-deal na lang pa, discount pa, ex-deal na lang natin. Meron po, totoo po, may ano po. Nag-ex-deal kayo? Ex-deal po? Hmm. Ano po yun? Hindi ko po alam. Ay, ano ba klaseng resort yan? Yung class A, class... Dati po siyang membership club. San Mateo po. Ay, ibig sabihin, mamahalin to, te! Diba? Membership to eh. Ibig dati sabihin. Dati po. Ngayon, hindi na. Hindi na po. Oh, pwede na kami dyan. Magkano ang per head? Sa rooms na lang po, per night, nasa 5. Pero po kung... Ah, 5 pesos! Mura lang! Magkano? Magkano? 5 pesos. Ano po, nasa 5K po. Pero po pag mga events po ng gano'n, yung mga meetings, yung mga mice po, ano po, depende po siya sa package po na kukunin. Kung ilang days, kung ilang pack. Halimbawa, ano kami, 2 nights, 3 days, tapos 35 kaming tao. Usually po, nagkakahalaga po yun nasa, siguro po, around 50, ganun. Kung may 50 mil ako ngayon, bukas darating na kami, ha? Bakit? 50 to... Ay, ilang nights po? Wala, touch move na. 3 days, 2 nights. Ha? Hello po? 3 days, 2 nights. Ay, 3 days, 2 nights, hindi po. 30 packs. Oh. Iba po. Magkano? Ano yung 50,000? Para saan yun? Hindi po kasi pag meron po siyang, halimbawa po, events po. Mm. Yung mga events lang po, hindi po... Pero amin lang yung pool, kumbaga walang ibang tao doon. Ay, hindi po. Dati po ganun, ngayon hindi na po. So, kumbaga pa nag-check-in kami doon ng buong Energy FM team, tapos nag-check-in yung kabilang istasyon, pwede kayo magkita kayo sa pool, ganun? Opo, pwede po. Baka mahirapan kasi kami. Di ba, Chair, makasabihin, mga taga-Energy, mga yan! Makasabihin sa amin.
Eh kami, smile kami. Ibig sabihin, pag nag-gano ka ganun, sama-sama pa rin kami sa pool? Wala kaming privacy kahit na gano'n. Ah, talaga? Hindi po na kasi siya kadati, kagaya po ng membership club na kayang gawin yung gano'n. Na medyo private po yung dating. Lalo na po pag member. Opo. So, ano, 5,000 per room, gano'n? Opo. Mahal din pala. Siguro ang ganda niyan, no? Ano pangalan? Overlooking view po. Anong pangalan yan? Malalaman lang. Bakit pwede no? Pwede mo naman po. Clue. Basta po sa San Mateo, kilala po siya. Eight Waves, di ba? Vikings. Viking Trail. Ah, talaga. Masarap ang food niyo sa kitchen? Opo. Ngayon, yun ang unang, alam mo pa nag-resort ako, chairman, ang unang-unang requirement ko, masarap ang pagkain sa kusina. Opo. Aminin natin, marami tayong pupunta ang resort, hindi masarap pagkain sa kusina. Opo. Di ba? Pare-pares lang po halos yung... Oo, di ba? Magpunta ka sa... Walang halong bira, magpunta ka sa labas, yung pansit, kasi yung lasa ng pansit sa loob. Tama? Kaya laging requirement pag mag-resort ako, merong masarap na pagkain sa kusina. Kasi, sorry ha, pero kaya kang umalis ng bahay para mag, di ba, para mapamper mo sarili mo eh. Naman, so, pag gusto ko ng pasta na special at ito yung sahog, dapat may makakagawa ganun. Di ba? Pwede ka lang, ubus na yung load mo, 300 lang pala to. Daldal ko kasi, chairman. Para akong, okay, ba't ka napatawag? Tatanungan po about sa buhay. Ayun po. Kwento ka na. Kasi po, parang hindi ko po alam kung dahil lang sa surroundings or dahil sa situation ngayon of pandemic. Ang nangyari po kasi sa akin, medyo parang hindi ko na po nasi-feel na gusto ko pa mag-work doon po. Hindi po dahil sa ayoko po nung hindi ko po kayang magawa po yung pinapagawa or what. Parang hindi ko lang po na nakikita na yung importance ko sa work or hindi ko po ma-express ng tamang term. Pero okay, so this is a lot to do with work or family? Para po nahahati kasi po ako sa ano po sa time and work, parang ganoon po kasi po na-realize ko habang tumatanda po, parang hindi naman po ito yung gusto ko, although kaya ko pong gawin, kaya ko pong ma-execute naman po yung trabaho, parang hindi ko lang na lang po nararamdaman na may gusto ko pa siya. Okay, stop. You're having a hard time. You feel sad, you feel empty at some, di ba? On some days, and you don't exactly know what's missing, but you know there's something missing. Opo, hindi ko po alam, okay. hindi ko rin po ma-explain. Kaya po hindi ko po kayo yung tinawagan ko kasi hindi ko po siya ma-explain sa iba kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Parang feeling ko hindi nagiging yung pagkatao ko po, hindi parang walang kahulugan. Okay, stop. Masyado, okay. If kung halimbawa genie ako ngayon and I can make you whoever you wanna be right now with the snap of a finger, anong gusto mong ginagawa sa buhay? Social worker po. Okay. Do you have a husband? Wala po. Do you have a kid? Wala rin po. Are you supporting anybody? Yes po. Who are you supporting? Family po. Ikaw breadwinner or you're one of the breadwinners? Breadwinner po. Solo? Oo po. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Isa lang po, nasa college na siya. Okay. Tapos, nasa college niya kapatid mo? Opo. Okay. Tapos po, lolo at lola, tsaka parents po. So, bari lima, sinusuportahan mo? Apo. Plus yourself? Yes po. Are you saying na if you stop working, lahat sila din makakain? Hindi po. Meron po rin kasi akong isang work.
nagtuturo po ako online. Kaya po nung... Then, ang tinatanong ko, if you stop working now, altogether, mm-hmm. yung online tsaka yung chance resort, lahat sila hindi makakakain? Lahat po sila ay hindi makakakain po. Tama yes, po. Hindi naman po. May work ang nanay mo? Sa Silent Island po sila. Ang tatay mo, may sariling income? Wala po, ako lang po talaga. Anong trabaho ni tatay? Dati po siyang nagbabarko, ngayon po ay nag-stop. Because of pandemic or dati pa? Hindi po, dati pa po. Okay. See, if you stop working, who will provide for the family? Kaya po ni parents po, kaso hindi po kaya ng expense. Para kung yung... Kaya nila pero mabibigatan sila. Kung when the going gets tough at wala sila tough at wala silang choice, kaya naman, tama. Opo, kaya naman. Okay. All right. Okay. Naintindihan ko 'yan. Yung brother mo, are you send brother or sister? Sister po. Are you sending her to school? Yes po. Lahat, allowance, everything, sa galing? Ay, hindi naman po yung tuition po kasi yung allowance sa bahay lang po sila. Okay. Nag-online class na lang. Okay. So, sa tansya ko, 80% of what the household is spending is coming from you? Okay. You wanna be a social worker? Mga ganun work po. Yung may makikita ko na may kahulugan yung ginawa ko sa iba. You want a profound impact to other people? Opo. Yung tipong hindi lang po ako yung... Kasi po, pag, hindi naman po sa pag-ano, pero pag nasa loob kasi ako, parang feeling ko hindi siya makabuluhan. Parang ganun. Well, naintindihan kita. No? It's not that you hate what you're doing, ay, hindi po, but hindi you think, po. But you feel like there's something more you could have been doing. Opo. Kasi sa ibang tao, yung pumasok sa resort, di ba iba nga, nagbabayad para makapasok dyan eh. Ikaw nandiyan ka araw-araw, di ba? Tama, but you want to give meaning to what you do. You want to touch lives. That's it. Opo. Okay. I say you go for it. Pero wag agad-agad, ha? I mean, when we become adults, there will always be a right facing to everything. Opo. No? May right facing ang lahat ng bagay. Gets mo? Opo. Hindi dahil gusto mo, gagawin mo. Opo. No? But, with that being said, I don't recommend na you don't do it at all. Don't do it. But you talk to your family. No? Anong year na ni kapatid sa college? Ano na po siya eh? First year. Apo. Okay. So, usapin mo yung family mo. I want to shift career. I want to do this, I want to do that. Actually po, sinabi ko na po sa kanila. Eh. Kaso lang po, nabanggit ng mama ko na hindi naman sa pinagbabawalan kita, pero yun nga po yung situation. Yung alin? Na kumbaga po mas makaka-provide pa ako po. Yun po. Well, ganito Ana. It's a battle between you providing the comforts for them and chasing your dream and sacrificing a little bit of their comfort. Mm-hmm. Ang punto ko naman dito, you are not going to abandon them. Alam mo, one day soon you're going to have your own life. And if mm-hmm. right now, as you provide them, you want to have, you know, your own impact, you want to make your own print sa mundong ito, as you provide for them, walang masama dun eh. Opo. Naintindihan ko. I'm completely with you. Go ahead and chase your dreams. And you know, I'm so glad na nag-uusap tayo because whether we admit it or not, ang daming tao Opo. Ang hindi nila exactly alam kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Yun nangyari din po sa akin yun nung nakaraan po. And, yan. And now that you know, now that you already know what you want to do, alam nga namang hindi yung pagawin. Diba? But then again, you do it on proper facing. Do it on, kumbaga, proper facing. Hindi yung gagawin mo siya agad-agad. Bigla na, you know? Kasi syempre, hindi naman ganun ang buhay natin. Hindi ka naman milyonaryo, hindi ka maheredera.
Di ba? That's the reality of life, eh. Opo. Di ba? That's one option. Number two, you continue doing what you're doing right now and dedicate your weekend as a volunteer doing social work. Pwede rin naman. Opo. Pwede rin naman. So, pwede yun. No? Pwede rin yun. You dedicate your weekend doing social work. Kasi pwede yun. You can be a volunteer. Ang dami kang pwede mag-volunteer dyan. Ano mga idea mo ng social work, ate? Sa street children, sa mga home for the aged. Home for the aged po, actually. Tsaka yan, kung you, carry ng mga pets, mga aso. Yan! So, within that sense, ate, you can actually fulfill, no? Unti-unti, no? So for now, dahil hindi mo naman kayang bitawan agad-agad yung obligasyon mo, di ba? You dedicate a weekend. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, kung nasa puso mo, you don't get tired, eh. Opo, yun nga po. Yun. Oo, pag nasa puso mo yung ginagawa mo, you don't really get tired. Opo, parang pag hindi naman, yun nga po, yun nabanggit niyo po na hindi naman po dahil sa mahirap yung work or ano. Mm. Pero parang yung oras ang tagal, tapos parang kahit ang dali lang naman yung ginagawa mo, parang feeling mo, parang wala naman, parang ang bigat ng pakiramdam. Well, ate, iba kasi yung, things are different, we do things differently, and there are things that we do differently, and the things we feel, no, different din yun. Mm-hmm. Pag nasa work tayo, that's completely dedicated to earn money at yung ginagawa natin because we enjoy doing it. So, may mga taong swerte, iba na as they enjoy what they do, they earn from it. Halimbawa ako, swerte ako, ate, kasi as I enjoy what I do, I earn from this and I earn good. Diba? Okay ako dito sa sweldo ko dito at nag-i-enjoy ako. Pero hindi lahat ng tao will have that chance. Not everyone. Mm-mm. Kaya nga, di ba, sa mga jacks ko dito, lagi pinapangaralan sila na swerte tayo kasi we are paid just to tell people what's on our mind. It does not get better than that. Actually nga po, Papa Jackson, nung time na yung kapatid ko kukuha ng course, sabi ko, kasi ewan ko po kung na, hindi naman po kami madalas dun sa station ni po, dun sa Ortigas pa kayo nun. Pero sabi ko, tingnan mo sila, ang galing, no? Kaya po kumuha siya ng mascom. Kasi sabi niya, ang galing kasi it feels like daw po na hindi ka nag-work. Parang ina-express mo lang totoo. Feelings totoo. Mo. Yes. At gusto mong ipa-express yung nasa isip mo. Yes, tama. Mm-hmm. Alam mo, ate, kung hindi ako DJ ngayon, kung office worker, nag-resign na ako. Oh, yeah. Hindi ko sinasabing na mag-resign yung mga office worker, ha? Apo. Ang gagawin ko na lang, ate, siguro magta-travel ako sa mundo ng Pilipinas ng kahit na natutulog sa waiting shed lang at binililibot ng Pilipinas because I wanna see places. Apo, yun din po ako, hindi naman ako after ng material na bagay. Gusto ko lang ng tahimik lang. Fulfillment. Yan. Apo, yung mga hindi, kasi po, ewan ko po kung environment na rin po yun, yung ganun sa office, yung napakahalaga sa kanila ng ranking, ganun. Although kailangan, pero parang na-realize ko nun na, ay, hindi yung gusto ko. Okay ako sa ganito, hindi yung gusto ko. Mga ganun. Ayan, ito nabanggit ko na to last, I think 2 weeks ago, ulitin ko lang sa iyo. Pag, when the going gets tough sa mundong ito, alright, when the going gets tough sa mundong ito at nalulungkot ka because of how your life is doing, no? Like, ako pag naiisip ko yan, lagi kong binabalikan yung sinabi ni Sadhguru. I follow this guru in India. His name is Sadhguru. Have you encountered this Facebook account? Hindi pa po, eh. Sadhguru. Ayan, Sadhguru. Hindi ako sa religion niya, but I like his wisdom when it comes to things. Apo. Sabi niya, however messed up your life is, charo makinig ka kasi para sa'yo to. However messed up your life is, gano'n mang kalungkot, lagi mong iisipin that you are always in the winning side of life.
Bakit? Kasi dumating ka nang wala kang damit, wala kang pag-aari, wala kang saplot, wala kang talino, wala. Dumating ka sa mundo nang wala lahat. Magkaroon ka lang isang botones, kumita ka na sa buhay. Tama? Mayroon ka ng benefit na yun eh. Magkaroon ka na isang salawal, may nadagdag na sa'yo. Magkaroon ka ng cellphone, you are always in the winning side of life. Whatever happens. Di ba? Something. Meron kang nadagdag eh. Kasi dumating ka nang walang kahit ano eh. Apo. You are always in the winning side of life. So long as you have anything, may nadagdag kang wisdom, may nadagdag kang ganito, you will always be in the winning side of life. So yan. Thank you. Ako, ayokong sumali sa kwento mo, pero okay lang ba mag-share ako sa'yo? Oo naman po. Do you follow my Facebook account? Abo. Okay. Tagal na po. Do you wonder kung bakit kahit napagod ako, nakakapag-ride ako at nakakaligo sa mga ilog kung saan-saan? Kasi gusto niyo po yung ginagawa niyo. Kasi yung pag-DJ ko, it's a work. It's a job. Apo. But I enjoy. Don't get me wrong. Nag-enjoy ako. But I was thinking, what do I do for fun? Para ikaw, di ba? What do I do that other than my job, which is my source of income, what can I do for fun? Yung wala akong inisip na kikitain, pero nag-i-enjoy lang ako. So I dedicate my one day of my week going out of motor-motor lang, di ba, maulanan, marawan. So ang punto ko lang, hindi para inggitin kita, pero ang sarap maligo sa ilog, te. Opo. Di ba? Is that when you want... Yes. When you want to do something for fun, gagawin mo lang siya ng oras eh. Isisingit mo lang siya. Okay. You just have to commit that you want to do it. May mga tao kasi ate, don't get me wrong, ha? Okay. I want to do that. Pero wala naman silang ginagawa. Hindi nagsimula. Di ba? Apo. Walang pinakaiba yan sa mga mag-jowa na pag tinanong mo, papasal na kayo pag nakaipon. Ah, nag-iipon? Ay. Hindi. O di wala. Na? Ako mo yung punto ko? Apo. So for now, ang payo ko sa'yo, direct to the point ako, ha? Don't resign. Apo. But you can recharge. I-recharge mo yung sarili mo by doing the volunteer works on a weekend. So pagdating mo ng Monday, it will make you excited for the entire week to wait for the next weekend kasi you're going to do something out of passion, nang wala kang kikitain, uuwi ka ng gabi ng Sabado, ng gabi ng fulfilled, nakangiti. Di ba? Opo. Yes, so ate. So, for now, yun muna. Kasi pag ginawa mo na yun, malalaman mo, hindi ko pa talaga gusto. Opo. Di ba? Mahirap yung ano eh, biglaan mong gagawin na buhos eh. Opo. Alright? Ako, gusto ko yan ate. Kanina kausap po yung engineer namin. Apo, si Engineer Cliff, oo. Nagdadramahan kami kanyang dalawa rin. Kasi galing siya ng bakasyon. Ayaw na po pumasok. Sa bakasyon. Tapos ang itim-itim niya ngayon, oo. Parehas kami ng kulay ngayon. Nangingintam kami sa itim. Sabi sa... Hindi po kayo maitim, ah. Eh, sa live lang yan. Tapos makita mo sa personal. Hindi, makita ko na po kayo sa personal. Noon yun. 3 months ako, nagpa-itim na ako. Anyway, sabi ng engineer namin, sabi niya, alam mo, pag tumanda ako, ayaw ko na sa Maynila. Oo, gusto ko na ng payak na pamumuhay. Mm-hmm. Sabi ko, gusto ko rin yan, engineer. Diba? Oo. Gusto ko rin. Alam mo, kung wala na ako obligasyon, alam mo, Johanna, apo. Gagawin ko yung mga bagay na magkapasaya sa akin eh. Wala naman po. Wala eh, nakatalit sa obligasyon eh. Apo. Oo. Responsibility. Yes. Minsan iniisip ko, swerte ako kasi ako yung nagbibigay kasi ako yung humihingi. Narinig mo yung logic na yan? Abo. Tanda mo lagi yan. Pag dumating yung araw na medyo napanghihinaan ka kasi ikaw laging gumagastos, lagi mong isipin, swerte ka kasi ikaw yung nagbibigay, mas masakit pag ikaw yung humihingi. Abo, totoo po. Di ba? Abo, totoo po yan. Tsaka hindi ka na araw-araw ganito, di ba? Nung parang pag may time lang napapaisip, pero siguro nga po dahil parang napagod, parang ganun po. Ano ba ulam mo kanina? Dinuguan po kayo na NP. Iwasan mo yan pag Martes, ha? Nakapaimo tayo. May mga araw na yun. Baka yun yung dahilan, eh. No, chairman, no? Mga Wednesday mo kainin. Wag,
Ha? Sige po. Oo, pag kayo. Martes, iwasan mo kasi naman, nagpapaimo-imo ka dito. Okay? Sige po. Ayan. Sabi ni Geraldine, basahin ko lang to. Okay po. This pandemic has made us realize the beauty of living a simple life. I agree. Mm-hmm. Opo, opo. Ako, hindi fast-paced. Alam mo, Johanna, nawalan ako ng negosyo, dalawa. Kakasara ko lang ayun last week. Ayun nga po, Papa Jackson. Sobrang lungkot ko. Pinunod ko nga po yun. Sobrang lungkot ko. Pero isip ko na lang, ibang tao, mas malaki problema po. Makakangiti nga sila. Ibang tao po, hindi pa nakakapag-negosyo. Yung baga, parang wala ako sa lugar para magsimangot pa. Eh, nakapitong taon naman ako nag-negosyo. Okay na yun, oo. Parang pag-visit, parang hindi naman gusto mong pag nakarinig yung iba, parang nasaktan. At least, oo. After na, nung nag-smile ako, mag-ride na lang ulit. May mga dumating na blessings. Opo, totoo po yun. Dumating si Kara. Uy, blessing. And tarara. Cardiac ito. Ayun. Pero kaya yan, ha? You can actually squeeze that in. Doing the things that you... Yun lang po gusto kong marinig yung kung... Kasi po, napapaisip nga po ako na mag-resign. Pero ang laki po nung tutol ko din na parang hindi pwede. Hindi, ano lang. Gayun mo lang muna yun sa weekends. Kaya yan. Apa. Ate sa Webes. Sa Webes, ate. Pupunta ako sa falls na naman. Magmumotor ako hanggang sa falls. Kasama niyo ba si Kara? Hindi siya sasama eh. Itiyaya ko nga siya kanina eh. Sama ka. Ayaw. Sabi niya, alam mo sagot niya, di ba manager kita, mag-a-absent ako? Pero kung hindi ka present. Wow! Pinagalitin niyo man. Oh, so yun. So I don't sa Webes. Magwaterfalls ako. Maliligo na naman ako naka-brief, uwi na naman basta brief, masaya lang. Sunog na naman ako. I don't care. Oh. Nagawa niyo po yung gusto niyo. Happy lang. Tapo. Oh. Wala na eh. Alam mo yung makinis-kinis ng balat ngayon yung mga ano yan. Hindi naman po. Wala na nga. Oh. Alam mo dati inaalagaan ko pa yun eh. Ako, Diyos. Kahit na hindi ako mukhang banidoso, hindi makingiti mo. May ganun pa akong side kahit pa paano, hindi na. Mas makinis pa nga po kayo nun sa akin. Kala mo lang. Nakita ko po kayo sa personal. Meron akong real life filter. Wow! Tsaka po yun si... nandun pa po kasi siya nun eh. Si Monarch. Ah, talaga? Si Kuya? Ah, nandun. Kasi po gustong-gusto siya ng kapatid ko po. Si Monarch, oh. Amo. Kaya, anyways, mag-ingat ka palagi ha. At Johanna, huwag ka magre-resign muna. Apo. Kung iridera ka, mag-resign ka. Oh, hindi. Di ba? Pero kumbaga, i-recharge mo lang sarili mo on the weekend. Apo. Ang day off naman sa Sabado Linggo, di ba? O kaya twice a week, di ba? Apo, kaya naman kaya, po. Kaya. Ang ginawa ko nga po actually, yung sa online teaching ko po. Kasi, siguro nga po dahil doon napagod ako. Monday to Friday po nag-work ako. Tapos Saturday, Sunday, sinasagad ko rin po ng teaching. Umaga hanggang gabi. Kaya po, siguro nga po. Tapos ang ginawa ko po ngayon, nag-alat lang po ako ng half day po. Yeah. Every weekend. Kasi parang nakakapagod din po talaga. Oh. Alam mo, narinig ko sa kuya ko yan. Kasi yung kuya ko, nag-migrate sa Australia. Apo. Totong kwento to ha. So may brother. Kasi diba totong pangalan ko sa buhay ay John. Apo. Dalawa kaming John Jamperly. The second ako eh. Merong John Jamperly the first. Yes, oh, the second ako. John Jamperly the second ako. Yung John Jamperly the first, yung original, nag-migrate sa Australia yan, kuya ko. Pagdating niya doon, kasi diba, ang Pinay kaya pupunta na abroad, magkatrabaho, diba? Apo. Tatlo work ng kuya ko. Tatlo work. Iba sa umaga, iba sa hapon, iba sa weekends. Tapos sabi niya, hindi ko na eh, Australia. Hindi ko napuntahan yung ganito. O give up niya yung dalawa. Isa lang work niya. Oh, lakwat siya. Uh-uh. 5 times a year kung walang pandemic, nasa Pilipinas. Totoo. Uh-uh. Yun. So po. Uh-uh. Oh. Basta may discount kami dyan, ha? Apo. Ko na lang po. Mag-PM ka sa Facebook namin.
PM ko po, sige po. So, dito sa Energy FM, abangan ni The Boy. Baka nga po, alam niyo po, hindi pa po ba kayo nakapunta ng bandang area po ng San Mateo? Nakapunta na ako dyan, pero ate, nagmumotor ako. Hindi man ako nag-resort eh. Hindi po eh, ano po ito eh. Bago ko makarating dito po, matarik dito, tapos overlooking view po ito. Cloud 9? Ha? Cloud 9? Hindi po, hindi po. Vikings? Hindi po, sige pa po. Yung, ano, Lolieta daw, sabi dito? Hindi po. Sige pa po, Papa Jackson. Enchanted Kingdom? Ano ba? Ang gulo. Ay? Parang iba yun. Oh. South po yun. Timberland! Yes. Timberland, talaga? Huwag na po kayo. Timberland! 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 Yes po. Ganda po dyan. Ano, chairman, tara na? Paritag ko na po ba? Discountan mo kami. Ate, ako manager dito. Pag sinabi ko nga alis, alis kami na. Ate, sige po. Oh, wala ka alam, biro. Pag sa next meeting namin, present ko, oh, may discount na tayo malaki, alis tayo. Alis kami dito, te. Bigay ko na lang po yung sales namin. Diba? Pero mas maganda ex-deal kami. Hindi ko po alam yun. Ex-deal ibig sabihin, ipapromote namin kayo, libre kami. Ah, okay po. Bakit? Sikat, sikat kami. Sige po, sige po. Yes. Oh, ha? Sige po. Bay, po, ano tawag nito? Pinupuntahan daw ni Roland yan? Oh, magbabike. Marami po nagbabike dyan, Papa Jackson. Talaga? Sige. Ah, antayin ko yung ano mo, email mo, ha? Ay, yung PM mo. Kahit dito sa ano, fan page ko, o di kaya sa Energy FM. Apo, sige po. Pero Johanna, okay. Bago tayo magtapos, magkabentahan na tayo. I am proud of you that at the age of 24, you are starting to look into things that you want to do that will make an impact sa buhay ng iba. At the same time, enjoy it as you do it. Thank you. Sir. Ako, alam mo ate, I discovered that when I was 37. Ang pira kong sabihin to, I always pretend to be 20. I'm 39. I started climbing mountain when I was 37. Sobrang ano, sama na loob ko sarili ko nun. Sabi ko, dapat 10 years ago ko na-discover to when I was 27. I discovered climbing mountain 37. Nanlungkot, di ba? Sana pero nagawa niyo pa po. Pero I could have more, I could have had more time sana, di ba? So ngayon sinasagad ko talaga. Nagbubok ako ng skydiving eh. Di ba? Katakot. Di ba? So, kaya yan natin. I'm glad that you are 24 and here you are, di ba, doing the things that you are supposed to be doing. Because you look at your life and you want to take control of your life. And that's a good thing. That's a good thing. No, gusto mo na i-control yung destiny mo. That's a good thing, ate. Kasi po ayoko pong tumanda sa may pag... Yan! Pag-ibig. Before we lose our knees. Apo. Diba? Gamitin natin siya. Diba? Mag-ipon tayo na adventures. Alam mo, sabi ko sa daughter ko yan. I told my daughter lang, that. Lang sabi ko, nak, pag may work ka na, magtira ka lang ng pang, kung mahina na ako, magtira ka lang ng pang asuporta mo sa tatay mong matanda na. Pero go out. Travel the world. Huwag mo intindihin kung ano ka. Kung may pera o wala, ano, may maiipon ka, mag-ipon ka ng alaala. Libuti mo kahit mag-backpack ka lang, anak, umalis ka. Sabi ko sa anak ko, iba magulang, di ba siyong kasama mo? Ganyan, di ba? Delikado, hindi ako, umalis ka. Go. Opo. Di ba? Yan din po yung pinanginayang ako. Kasi po nung, ito pong lola ko, yung lola ko po matanda na, 81. Tapos, parang nito pong pandemic, na-realize ko na, ang tanda na nila. Tapos parang, hindi, ano, yung, less masyado kaming occupied sa iba. Tapos sayang yung mga pagkakataon na dapat sila yung kasama mo, ganun po. Kasi ang dami mong narealize kong pandemic na nagkuwaran. Ah, totoo yan. Ako din. Ako din. Diba? Kaya itong 37 ako ate. Diba, hindi na ako nagigig sa Paddy's Point. Yung weekend ko, nakalaan na sa nanay ko.
Galing. Iba nag... Ako, na-excite ako para sa'yo. Kung ano mabaguhin mo sa buhay mo. Thank you. No, na-excite ako para sa'yo. Diba? Sabi rito, cool dad ni Pops. Hindi, ayaw kasi may, ano, may pagkasihan yung anak ko eh. Opo, totoo po. Go out, have fun. Kailan lang? Hindi ko alam kung nakita niyo, Chairman, tumalan ako sa, ano, sa ilog, di ba? May nag-comment niya, kala ko mataas. Mataas po yun, ha? Parang dalawat kalahating palapag na bahay yung taasan. Mukha lang hindi. Di ba? Nasa Facebook ko. Sa wall ko. Tumalan ako sa ilog. No? Parang... Tapos iniisip ko nun, pag to kinamatay ko, eh, pero ayoko, siyempre, ayoko mamatay, ha? Tapos sa lublog ko nun, pag eto kinamatay ko ngayon araw na to, alam nyo, nag-i-enjoy ako na namatay ako. Pero hindi po kayo natatakot na may maiwan kayo? Ganun. Hindi ate. Hindi naman ako gagawa ng bagay na ano, na ikakamatay ko. Yun lang yung mindset ko. Kumbaga, lately ganyan ako eh. Pero maingat naman ako. Mm-mm. Yun lang yung mindset ko. Kasi ayoko naman na... Sino mag gusto madit? Ayoko, no? Ano pa kayo? Diba? Pero yun ang mindset ko ate. Apo. Alam niyo ba, sobrang takot ako sa heights. Kaya niyo po ginawa yan? Sobrang takot ako sa heights, ate. Sobra. Sobrang takot ako sa heights, as bakit in. Po, paano po nang, wala lang, nagbigla lang na-realize na may ano ka, Papa Jackson? Takot no, ka sa heights? I just like, facing my fears, confronting it up front. Inakit ko yung tower ng Energy FM, eh. Yung dati po? Tower ng Energy FM sa Ortigas, yung tuktok ng building, yun na sa labas, inakyat ko yun. Okay. Sa labas, nandun sa YouTube ko yun, tinan nyo. Sobrang takot ako na, nasa utak ko na, if I do it right, if I do this right, hindi ako malalaglag kasi dalawa yung harness ko eh. Ang tanging kalabang ko dito yung utak ko. Kasi matatakot ako dahil mataas to. Pero kung malalaglag ako, if I do it right, I will not fall. Dalawa yung harness ko eh. Diba? O din. Dalawang beses ako umakyat. Pabuso ako. Twice ako umakyat eh. Twice. Not once, but twice. Twice. Sarap po. Tsaka iba yung pakiramdam. Ano, Johanna, pag nakakanker mo yung ganong side ng buhay. Abo. Iba yung pakiramdam. You're very proud. Oo, parang yes! One for the books. Okay, next. Skydiving. Oh. Alam mo ba, ito Johanna, may ano ako sa'yo ha? Meron akong ano sa'yo ha? Meron akong i-share. Plano ko ito matagal na. 2 years ago, niyaya ko yung best friend ko. Yung best friend ko, sabi niya, supportahan na lang kita. Best friend, ayoko ang gawin yan. Ano po yun? I had a plan to walk Manila to Baguio to raise fund. Parang gusto ko yun. Plano ko to, ha? So, yung mga sponsor niyan, sponsoran niyo na ako. I have a plan to walk Manila to Baguio to raise funds for dogs. So, sa lahat ng bayan na dadaanan ko, pwede kayo mag-donate sa akin habang naglalakad ako. May dala akong backpack. Maglagay kayo ng pera, ng barya. Huwag naman barya. Bills. Bigat na. Diba? Ang lahat na makukulik ko, i-donate ko sa mga aso. Pero, ang ano ko doon, may brands ako na magsusupport dapat. Kailangan ko ng tulugan. Diba? Kumbaga, pag inabot ako ng gantong oras sa gantong lugar, maliligo ako, maglalakad ako. May mga ilang brands akong kinakausap. I will walk Manila to Baguio. Hello. Go, Papa Jackson. Cute ng idea, di ba? Oh. And I will donate whatever it is to the dogs. Ay, nakakatuwa. Di ba? So, hindi ko alam paano bubuuin yung konsepto eh. Hindi ko rin po alam. May basta natutuwa ako na sana matuloy niya yan, Papa Jackson. Di ba? Cute, di ba? Cute yung idea. May dala kong backpack. So, mga dadaanan ko, i-announce ko naman, nasa ganito akong bayan ng gantong, ano, di ba? May dala lang akong backpack. Mm. Lahat ng donations nyo na bills, ilalagay nyo lang doon. Ang galing. Di ba? Sana magawa niyo po. I wanna do it. Alam mo ba dapat, alam mo, Chairman, dapat sasama ko sa Philippine Loop. Aalis sa Sabado. Hindi lang ko prepared iwanan yung station ng 1 month. Philippine na. Loop, ate, gustong sumama. Kasi Bristol, di ba? Part ako ng Bristol family. Pag Philippine Loop, lilibutin nilang nakamotor ang buong Pilipinas for 20 days. Sarap.
20 days ako mawala dito. Baka mag, baka mamaya pagbalik ko dito si chairman makabalbas na. Biglaan lang eh, kaya hindi ko matuloy-tuloy eh. Ang tagal din nun pa ba, doctor? 20 days. Oo. Tagal nun. Delikado din pa, pag may pera, hold upper. Mas ko naman ba? Hindi yung, naman. Yung para sa aso na nakahawin. Bibigay ko lang, wag kang mag-alala. Kung kaya na, konsensya niyo yan. Di ba? Walang problema sa akin eh. Hindi naman yun. Sabi ni Mark Bautista, wow, Philippine Loop dream ride ko yan. Pero wag kang mag-alala, hindi matatapos yung next year na hindi ko nagagawa yan. Ah, oh, challenge. Philippine Loop. Pero gusto kong I wanna up the ante. Naglalakad. Oh. Etos lang, etos lang. Masyado, masyado, mala- masyado malayo. Motor. Payabang eh, no? Naglalakad. Makapagyabang lang eh, no? Okay na yung money. Ito ba? Huwag yung 20 days. Hindi ka na naman makilala. Wala na. Chairman, yabangan na to. Yabang. Tama. Iba na yun. Tama na. Tama na to. Lokohan na to. Nagyayabang na yung kausap mo. Te. Wala ka naman papala dito. Ay, parang naka... hindi ko alam kung susuportahan kita doon, Pajak eh. Parang ikakamatay mo ata. Oh yeah, good luck nga pala kay All About Wheels Manila. Siya yung kumuha nung ano eh, event eh. Si Papang Gio. All About Wheels Manila. Siya yung magbe-Philippine Loop. Gamit yung Veloce 500 ng Bristol. Ang gaganda nga po ng ano nyo. Ang mga motor. Yun, ay nako. I'm looking forward na tawagan mo ako at kwentuhan mo ako. How it went. Ha? Apo. Okay. Alright. So, mayroon ba akong isang suggestion sa'yo bago tayo magtapos? Apo. Buy yourself a good camera kung kaya mo. Ano po ulit? Sorry. Buy yourself a good camera. Okay po. Learn photography. Ay, nag-aaral po ako. Kung hindi pandemic, tuturuan kita. Kayo po yung nag-ayos ng camera ko pa, Jackson. Simula po nung nagustuhan ko. Ah, hindi ko dumating ka sa booth na may camera? Opo, kayo na, po nag-ayos. Na hindi mo alam gamitin, no? Opo. Normally, ganun yan. Pag may dumarating na may camera sa ano, tinatanong, alam mong i-manual yan, hindi po. Gamitin yan. Kasi po, sabi niyo po nun yung yellow, parang Nikon, tas Canon, tas may dilabanggit kayong yellow, tas red. Parang yung Nikon yellow, ang ano niya, tas Canon red, parang ganun po yung... Pag Nikon, madilaw ang palabas. Apo, yun, yun, yun. Mataas ang vibrance ng Nikon. Oo. Kaya po nag-ayos nun. Anyways, kahit paano pa naman, ginagamit mo lente mo, ginagamit mo camera mo? Apo. Okay, good. Sige. Maganda yan natin. Ay, nako. Mag-Philippine Loop kayo ni Gandang Karang. Uy, nagreklamo yun sa akin. Nagtagaytay nga kami. Nagreklamo. Patagal pa, malayo pa. Makikita mo nga malayo eh. Hindi ko lang po napanood yung kidnap prank niya po eh. Yun lang, hindi ko pa na po napapagod. Tayo mo yung semplang prank namin. Anyway, salamat sa pagtawag. Salamat din po. Ingat po kayo lahat po dyan. Thank you very much. Apo, stay safe po. Balitaan mo ako. I want to hear from you again. Apo, sige po. Thank you. Thank you po. Bye-bye po. Hey, that was Johanna ng Rizal. Uy, shoutout kay Ralph Gregor Pedlawain. Shout out nga pala. Uy, ito yung kachat ko isang araw, ha? Shout out to Rev Up Moto, Team Pasuot, and Team Humanity of Pangasinan Riders. And try kong dalawin yung charity works ninyo, mga papang, ha? Try kong dalawin. Anyways, mga pangga, ito yan, ha? Alam nyo, there will come a point sa buhay natin where we are going to question yung ating mga sarili kung nasa tamang
industry ba tayo or whatnot, di ba? And sometimes, we will always feel like, I should be doing something else. Pag dumating ka sa puntong iyon, maiisip mo na, teka lang, may obligasyon pala ako. Kung may obligasyon ka at gusto mong gawin yung passion mo at yung obligasyon mo mamatay sa gutom, huwag ka mag-resign. Pero hanap ka ng bahagi ng linggo mo kahit ng isang buwan mo to recharge yourself, meaning isingit mo yung bagay na gusto mong gawin kahit pasundot-sundot lang. Diba? Halimbawa, gusto ko talaga maging ano ako, gusto ko talaga maging, say for example, bodybuilder ako. Kaya mong isingit yan eh. Tatagal lang yung proseso, but that doesn't mean hindi mo kayang gawin. You can always do it. Alright? Ay, pasensya na sa mga ano ha. Yung mga hindi ko nababasa ng comment ha. Oo, mag-sorry tayo kay ano? Kay Bea Feliciano. Sabi niya, ano ba yan? Di man lang niya tinitignan yung comment. Mayroon pang, may ganun pa. Oo. Pasensya ka na, Bea. Oo. Cute mo. Oo. Ay, nako. Trip ko din maglakad Manila to Baguio to raise money para sakit sa puso nanay ko pambili ng gamot niya. Pwede, oo. Oh. Pwede yan, mga pangga. Oh. So, ano mga pangga, no? Hindi ko lang matutuloy yan, no? Kinakausap ko tong ano, mga pangga, itong auto. Oh, alam mo tong auto, chairman? Yung parang Grab. Oh. Suot ko yung jersey nila, auto. Tapos mag-iksing short lang para kita legs ko, chairman. Bakit? Nangingialam kayo. Oo. Hahanaan, di ba? Salalakarin ko hanggang Baguio. Saya nun. Hay nawa. O yung mga nasa live natin, oh, yan na naman kayo. Nag-comment ako, kagalit din kayo. Tuloy. Anyways, mga pangga, play tayo ng kanta kasi may caller tayo, si Buboy, no? Balikan ko si Buboy after this set, alright? Oh. So, uy, Bacolod, UBS Sauce, and Gourmet Tio, ayan. Basta kami, ayan, happy. Uy, hello sa inyo, ha? Oh, yung reseller ko ng UBS Sauce yan. Oh. Hello po, ayan. Kamusta, kamusta? Let's have the music of South Border, mga pangga, with their song called Rainbow. Hope you guys are enjoying what we are having tonight. Don't go anywhere. I'll be back. I got more coming. Ayan, mga pangga, kung inyong Papa, Papa Jackson, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.